mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang. Hello, hello! Good evening sa loob ng platform. Sa loob ng platform, may debate po tayo sa The Leaders Convention platform sa topic na kanilang pag-usapan. Patutunayan ko na ang Sabat ay Linggo na bunsod dahil sa gira ni Gibeon at ginanap yun ni Jesus ni reconcile niya ang tao kay God at pinahayag na Linggo na ang Sabat gamit ang buhay niya at pagkabuhay bilang siya ang mediator ni God at sa tao at ini-align ni Kristo ang mundo ng tao sa Diyos. So yun po ang pinag-usapan na topic nila. Affirmative dito, I think si Bro Aikis, at saka ang negative dito si Bro Ferdinand Camacho. So bago natin tutuloy yung debate nila, basahin ko muna yung ano, role ng Debaters Convention sa Dalaya with Bro Aikis. So ayon dito sa roles ng Debaters Convention, roles number one, ang lahat ng sagot ay kailangang sagutin ng 20 seconds maximum. Roles number two, ang categorical. Kung categorical ang question, kailangang sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas sa 20 seconds at ang moderator at admin ang magbantay ng oras sa 20 seconds. Sa rules number 3, kung walang sagot sa categorical, next question agad, walang paliwanag. Sa rules number 4, kung ano ang tanong, yun lamang ang sasagutin. Sa rules number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side at sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Sa rules number 6, ang debaters na makatanggap ng tatlong warning mula sa moderator ay may kakulang disiplina, babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ay paglalapatan. Sa rules number 7, out of topic are not accepted. Sa rules number 8, no side comments. Sa rules number 9, no untrue attitude. Sa rules number 10, no objection during conclusion. Sa rules number 11, moderator decisions is always final. Sa rules number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsayos ng debate. Debaters, tanggap niyo ba ang role na binasa mula sa Bitcoin? Right? Sa panig po ng negatibo, ay tinatanggap ko po. Okay. Right? So, ayon ka ba sa role po? I-share ko muna yung palang debate. para... Apo. Monitor. Apo, so, klaro po. So, ayan. Hindi na dinig ang pagtanggap nila sa roles ng debating ito. So, bago tayo mag-start, hayaan muna natin. Bigyan muna natin sila ng oras sa pagpakilala sa kanilang sarili-sarili. Marikis, muna ka, bro.
Opo. 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 Pakilala, bro. Ilang minuto lang, bro. Ano lang sunod po? Ah, pakilala ka, bro. At saka, ako muna, no? Hindi, hindi. Pakilala ka muna, bro. Sa kinaniban mo. Bago ka magtindig. Ah, ako po ay isang advanced futuristic Catholic at ako po ay si IKIS at may mga doktrina po kaming advanced at pero Catholic po rin po yung sekta ko, kaso advanced po yung doktrina namin. Yung patutunguhan ng Catholic po ay yun po, nauna na kami doon. Salamat po. Bro, Ferdinand? At mag... Opo. Ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr., simple pong kaanib ng Seventh-day Adventist at bagitong apologist na Adventist. Ano, tumatayo po sa panig ng negatibo. Layunin ko na ang katotohanan ang siyang manaig sa usaping ito. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Ayun, inyo na dinig ang dalawang debaters sa pagkukilala ng kanilang sarili at kinaniban. So, timer, ready ka ba? Then, bro. Bro, Ekes, ready na ka, bro? Count ako ng tatlo, bro. Then, start kami ang time. 1, 2, 3, go. Start, bro, sa presentation mo, bro. Timer, go. Apo. So, dito, kapatid, ang topic ko po ay patutunayan ko na ang Sabat ay naging linggo na bunsod ng dahil sa gera sa Gibeon. Dahil sa gera sa Gibeon, sa Joshua 10:13, ay nahinto yung araw ng buong araw. So, ibig sabihin na hindi na naging 24 hours yun. Lumagpas na. So, ibig sabihin, pag lumagpas dun sa araw na yun, kunyari, nangyari yun Miyerkules, ay hindi na yun talagang Miyerkules. Yun ay naging Huwebes na kasi lumagpas na sa timetable ng 24 hours eh. Lumagpas na. So, i-adjust natin yan sa ano, so, na, yung Sabado ay naging linggo na talaga. Yung Sabat. Kasi yung mga Israelite ng panahon na yon, hindi naman na nila maunawaan yung axis ng mundo sa kapag ikot ng mundo sa ano eh, sa universe o sa solar system. Kasi itong technology na gamit namin, nire-clear namin na advanced futuristic na wisdom to, yung technology natin ngayon, which is perfect dun sa alignment sa Earth, ay gamit namin. Tinuruan tayo ng Holy Spirit ng lahat-lahat, gaya ng sabi ni Cristo at ni Pablo, na magtuturo sa inyo ng lahat-lahat. So, ibig sabihin, hindi maunawaan ang mga tropa ni Joshua or Israel kung panahon na nabago na pala yung araw, yung dinidikta ng araw, Lunes, Martes, Miyerkules. Kasi hindi na kasunod eh. Kasi nga, sa within 24 hours at napahinto ni God yung sun sa paglubog, yun na nakasulat sa ano eh, sa Joshua 10:13. So ibig sabihin, yung araw na yun, imbis na, kunyari Miyerkules, nangyari ang gila, imbis na Huwebes na yun, Miyerkules pa rin ang araw sa kanila. Kasi hindi nila alam eh, na through scientific calculation, through the power of Holy Spirit na nagtuturo sa atin sa ngayon sa katotohanan, sa mga galaxy, sa mga axis sa Earth, sa pag-iikot ng Earth, tinatawag pa rin nilang Miyerkules yung gaganapan ng gira. So, Huwebes na sana yun eh. So, sa ganung paraan, bali nawala sa axis yung tao sa utos ng utos ni God na Sabat. Kasi, pero yun mo, Miyerkules, tapos mag-abante ka ng, kunyari, Miyerkules, dalawang araw na yon, imbis na pagdating sa Sabado, Linggo na yon, yung ano nila, Linggo dapat.
Kasi buong ngayon eh, hindi nga maintindihan sa unang panahon yung diskarte ng ligal sa ikot ng mundo eh, saka sa mga orasan. Kaya, yun na, dideclare namin ng Advanced Methodist Catholic na sa computation namin, eh, linggo talaga kasi nadoble yung araw ng Miyerkules. Tapos, pinatunayan ni Kristo as a mediator ni God sa tao doon sa araw ng pagkabuhay niya, na linggo. So, ibig sabihin, linggo, nagsiresurrect si Kristo, yun ang araw ng Diyos talaga. Base doon sa kompetensyo namin, mga Advanced Methodist Catholic, doon sa gera sa Gibeon na napahinto ng God ang buwan at ang araw ng isang araw. So, ibig sabihin, 48 hours na yung isang araw doon. Kaya nga, bumaba ang Kristo eh, para tubusin tayo at ina-align niya ang araw ng ni God doon sa mga tao, dito sa mga tao. So, sa tingin ko, yan ang pinakamalalim na explanation ng mga Catholic Church, hindi lang nila parang inireveal kasi hindi biblical. Through technology at physics, science. Kaya kami mga futuristic Catholic ay naangki namin ang computation through physics and scientific calculation na bigay ng Holy Spirit sa ating humankind. Humankind kasi itinuturoan ang Holy Spirit eh. Saka yung isang verse na darating yung, hindi ko lang nalista, sayang. Darating yung isa, ang tagapagintas ay tagapag-aliw at yung teacher at tuturoan tayo sa mga bagay at mga sikreto ni God. Talaga yan eh. Hanapin ko yung mamaya pag mag, ano, si Brother Fernando. Kaya reference ko. Saka si Jesus Christ, siya ang Lord of Sabbath. Yun nga, araw ng pag-resurrect niya, siya ang Lord of Sabbath. Yun talaga, ang pinaniniwalaan namin na Sabbath, yung pag-resurrect niya. Yung... Kaya nga si Kristo, pinako dahil sa Sabbath eh, nilabag daw niya ang utos ng Sabbath eh. Nilabag niya kaya sa paratangan ng mga pare, yun, yung mga parasiyo eh. Dahil sa Sabbath eh, kasi nagagamot sa Sabbath, kumakain siya ni yung mga disciples niya, mga apostolos niya, kumain sila sa araw ng Sabbath eh. Kaya si Kristo, alam niya talaga ang Sabbath. Kaya safe na safe si Kristo, hindi siya lumubag sa Ama. Hindi siya lumubag sa Ama talaga. Kasi, pagtingin ko, sa linggo, magpahinga talaga si Kristo eh. Hindi naman nakasulat yun eh. Kasi kung sasabihin daw dito sa Biblia, yung nakasulat sa Biblia, kung isusulat lahat ang buhay ni Kristo, nung verse yun, alam kong alam ni Brother Fernando yun eh, hindi magkasya yung mundo sa mga letra. Kaya, sa tingin namin, mga Advanced Methodist Catholic, si Jesus Christ ay nagpahinga ng linggo. Dahil alam niya na dyan siya mag-resurrect sa araw na yun. Yun ang talagang araw ng Holy Father. Kaso problema ay nagbululan doon sa Gibeon. Kailangan manalo yung tropa ni Joshua, ay pinahinto ni God ang paglubog ng araw. So ibig sabihin na doble yung araw ng Miyerkules, kung sa Miyerkules sila naggira. Yun ang stand ko. Ewan ko lang kung maniniwala sa akin si Brother Fernando, ukol ito sa pinahayag naming mga Advanced Futurist Catholic, ukol dyan sa Sabbath na yan na pinagtatalunan pa rin ngayon ng mga kapwa nating Kristiyano. So, ito kami yung Advanced Futurist Catholic ay magre-reveal sa inyo ng explanation para tayo po ay magkakaisa na ang araw na linggo na buhay si Kristo ag-resurrect siya bilang mediator ni God sa tao. Kasi nawala ang tao sa aksis sa God eh. Nasumpungan tayo na swail eh. Dahil hindi natin natupad yung Day of Sabbath sa Ten Commandments eh. Yun nga, ang purpose ng nag-offer ako na kay Brother Rasya na kay Fernando ukol sa Sabbath. Kasi talagang halos sa buong mundo ng mga Kristiyano, Sunday na talaga ang declare namin na
God's day. Kasi si Jesus Christ, Lord of Sabbath, mahirap intindihin yan eh. Sabbath is not for man hindi ko nakuha yung verse na yun eh. Sabbath is not for man, bata yun. Matulungan ako ni Barrio Pinando nito eh. It's not for man, but Sabbath is yung verse, kumpiyansa ako dito sa kay Brother Fernando na kunti lang yung verse na ilapag ko eh. Pero alam ni Brother Fernando yun, Sabbath is not for man. Man is not for Sabbath. But ano yung Brother Fernando, tulungan mo ko dyan para hindi ko na pick up yung, hindi ko na save kanina eh. Kumpiyansa talaga kasi may broadcast ako kanina eh. Saka buong araw, bising busy ako. So, dapat sana kinuha ko yung quote na yun, verse na yun. Oh, yun ang point ko. Kaya nga po, si Kristo mismo ang nang-introduce ng resurrection niya na in 3 days, mag-resurrect siya. Through His word sa Bible po. Nakasulat po yan. Sa pangatong araw ay mag-resurrect si Kristo. At yung araw na yun, yun po ang God's day na dinideclare ng, kasi God natin si Kristo. So, sa Lord of Sabbath na sinasabi, dun sa, anong verse yun? Matthew 12:8, for the Son of Man is Lord of Sabbath. Ayun. Pag-resurrect niya, ay, So ayun o, yung nadinig ang tindig ng ating affirmative. So punta na tayo sa process namin ng ating tindig. Negative side, ready na ba po? Okay, ready na po. Timer, ready? Go ahead, start po. Okay, ang una ko pong tanong, kasi nababanggit nyo naming mga futuristic Catholic. So, tama ba na kayo po ay marami na ngayon na futuristic Catholic? Opo, marami po. Pero hindi po kami nakakilala. Balay, kanya-kanya po kaming research at humantong kami sa isang research na isang doktrina. Alam ko yun na marami kami kasi hindi lang po ako tinuruan ng Holy Spirit. Dinidiklay po ko yan. Okay. Sabi nyo marami kayo. Ano to? Lahat ito membro ng Roman Catholic Church, yung binabanggit niyong marami kayong futuristic. Lahat ba to member ng Catholic o meron din nga hindi member? Malamang hindi, pero malamang na proceeding na sila sa pagpabautismo sa Catholic Church. Mga atheist siguro nyo ba sa mga scientist? Okay. Ito bang mga itinuturo po ninyo, ito ba ay turo rin ng Roman Catholic Church? Yes or no? No. Sa ngayon. Okay. So, next question. Doon sa Joshua 10:13 na pinahinto yung araw at buwan. Okay. Nang huminto ba ang araw at buwan, meron bang nadagdag na araw sa weekly cycle? Yes or no? Wala po. Bagkos, ginawa lang nilang 2 days ang kunyari, ginanap yun sa Huwebes o Merkules, naging doble yung Merkules. Okay. Sabi po ninyo, hindi nadagdagan ng araw yung weekly cycle. Ano ho, kundi nadoble yung araw. Ang tanong ko po, ilang araw ngayon o ilang araw ng Sanlinggo ang umiiral pagkatapos mangyari ang Joshua 10:13? Ano po, nadagdagan ng oras. Pero ang araw, tuloy pa rin. Yung Sunday, Monday, Thursday, ganun po. Kaya nga po, naging Linggo po. Okay. Sa panahon ni Joshua,
Kasi sinusundan ko po, ano? Sa panahon ni Joshua, ang unang araw, Sunday. Nang madagdagaan ang tumigil ang araw at buwan, ano na ngayon ang unang araw pagkaraan ng Joshua 10:13? Sunday pa rin ba? Yes or no? Ulitin ko, ang araw ay Sunday hanggang Saturday. Objection, Mr. Moderator. May objection? Ano yan? Objection? Yes, categorical po. Yes or no? Kasi ang tinatanong ko po, noong sa panahon ni Joshua, ang unang araw ay Sunday. Unang araw ng weekly cycle, Sunday. Nung huminto ang araw, doon sa Joshua 13, pagkatapos nito, ang tanong ko, Sunday pa rin ba ang unang araw ng Sanlinggo? Yes or no, kako? Yes or no? Brightex, dinig mo ba yung kategorikal niya, bro? Hindi na po. Hindi na po. Yes, sir, bro. Hindi na po. Hindi na daw, bro, kamatsyo. Okay, tanong. Kung hindi na Sunday ang unang araw ng Sanlinggo pagkatapos ng Joshua 10:13, anong araw na ng Sanlinggo ang unang araw? Linggo pa rin po sa computation dun sa dadagdag na ano. Pero ang problema sa tao ay sumunod pa rin sa cycle ng araw, yung Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday hanggang sa Saturday. Kaya nga po Linggo, ang Sabat. Next question. Bakit tanong? Mahirap mahirap. Anong hindi. Araw na? Anong araw? Ano ho? Anong araw? Sa inyong computation, anong araw na ng Sanlinggo kung hindi na Sunday? Anong araw na ito pagkatapos ng Joshua 10:13? Lunes na po, Lunes. Ang unang araw. Lunes. Okay. Kung Lunes na ang unang araw ng Sanlinggo pagkatapos ng Joshua 10:13, nagkamali ba si Kristo ng pagpasok sa sinagoga ng araw ng Sabat? Yes or no? Si Kristo po ay... Objection, Mr. Moderator. Objection? Ano yung objection? Categorical po ang tanong ko, yes or no. Kasi sabi po niya, Lunes na ang unang araw ng Sanlinggo after ng Joshua 10:13. Si Kristo pumasok sa sinagoga araw ng Sabat, ikapitong araw. Yun ang tanong ko, nagkamali ba si Kristo sa pagpasok niya ng ikapitong araw sa sinagoga? Yes or no? Nagkamali ba daw, bro? Yes or no? Break is... Hindi po siya nakamali kasi alam niyang Linggo ang Sabat. Okay. Next question. Nung pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabat, yun bang araw ng Sabat na yon na ipinasok niya sa sinagoga, Linggo ba yun o Sabado? Linggo sa paniniwala. Kasi wala nga silang alam eh. Yun ang point ko sa topic ko. Linggo sa kapaniniwala nila, pero hindi Linggo yan. Okay. Kung hindi Linggo yan, ano yan? Kung hindi Linggo yung araw ng Sabat, ano yun? Parang next question. Sa katulisyon. Next question. Mabot sa 3 seconds. Next question. Time's up na. Parang delayed yung aming signal. Medyo ano ang signal, bro? Poor signal. Sige lang. Thank you, bro, Aikis. Ryan, nadinig na po ninyo ang presentation at saka kursi sa amin ng kanyang presentation. So, pupunta na tayo sa presentation naman ng ating negative side. Timer, ready? Bro, Kumatso, ready na ba, bro? Yes, sir. Sige, start po. Timer, go. Okay.
So, unang-una, no, sa atin pong isinasagawa ngayong paglalahad ng katotohanan, ay patuloy nating itinataas, pinupuri ang atin pong Panginoong Diyos at nawa ay siya po ang maluwalhati sa pag-uusap pong ito. Okay? At mamaya ko na po isa-isa inyo ang atin pong nasa platform na kasama natin ngayon. At isang karangalan na kausap natin ngayon, si kapatid na Aikis, na membro ng Roman Catholic Church. Ano ho? Na tumatayo bilang Advanced Futuristic Catholic. No? At sa pagkakakilala ko, ayon na rin po sa kanya, isa po siyang Bible scientist. Ano? Kaya mapapansin po ninyo, yung kanyang deliberation, ang tinanong natin, stand ba ito ng Roman Catholic Church? Ang sabi po niya, hindi. So sa makatwid, sa kanya lamang ito. Tinanong natin, kung marami sila, marami daw po sila. Ayun, baka ako lahat Catholic Church, ay hindi raw po lahat Catholic Church. Pero mapapansin po ninyo yung kanyang mga pagsagot na yon, hindi po sigurado eh. May terminong malamang, ganito, ganyan, di ba? So, hindi siya sigurado. So, nakikita ko yung pagiging Bible scientist ng ating pong kaibigan, medyo questionable at medyo palpak, ano ho? At mapapansin natin yung inimbento ng aral, kasi nga, Bible scientist siya. Yung scientist, mapag-imbento yan eh. Oh, wala po sa linya ng katotohanan ng Biblia. Ano ho? At tandaan po ninyo, oh, na meron na sa pag-aaral, meron dalawang uri ng science. Isang exact science at saka isang non-exact science. Itong exact science, ito yung talagang kumbaga sa math. Ano? Pag sinabi mong 1 plus 1, ay ito talaga ang sagot. Pero yung non-exact science, sila po yung mga nag-iimbento ng turo, nag-iimbento, ang tawag po dyan, mga hypothesis na inilalabas po nila, no? Na wala sa Biblia. At maliwanag natin narinig kanina na hindi ito inaaral ng Roman Catholic Church kasi hindi daw ito biblical. Narinig po ninyo yun. Hindi ito inaaral, itinuturo ng Roman Catholic Church kasi hindi raw ito biblical. So ito po ay bunga lamang ng imahinasyon ng speaker natin ngayon. Hindi pala ito biblical. Ano? So para tayong nakikipag-usap ngayon, nakikipag-debate, sa isang lasing ng dala-dala, kwentong kutro. Yan po lumalabas ho. Ngayon, ano katunayan na talagang supply? Ginamit po niya yung Joshua chapter 10 verse 13. No? Na tinanong natin, medyo nagkawindang-windang yung kanyang sagot eh. Ano po? Nung una sabi niya, unang araw na sa linggo, after dito, linggo. Nung naiipit na natin, linggo, nang naiipit na natin, siguro na-realize niya, ginawa niya ngayong Lunes. Oh? Pero tandaan ninyo mga kapatid, sa panahon ni Joshua, na matapos ang Joshua 10:13, yung paghinto ng araw, hindi po yan nakabawas, hindi rin nakapagdagdag ng araw sa loob ng sanlunggo. Ang unang araw na natiling unang araw, ang ikapitong araw na natiling ikapitong araw, walang nadagdag, wala hong nabawas. Tanda po niyan, kung pitong araw ang nilalaman ng sanlunggo bago ang Joshua 10, pagkatapos ng Joshua 10, pitong araw pa rin ang umiiral sa loob ng sanlinggo. Yung araw ng Sabat na nanatiling ikapitong araw. Kaya kahit tuminto po yung sun, ano, sa panahon ni Joshua, hindi nangangahulugang may nadagdag na araw o di kaya'y may nabawasang araw. Yan. Kaya dito pa lamang, mali na po yung stand o yung ginawang pag-iimbento ng atin pong unang tagapagsalita. Ngayon, tanong natin, nagkamali ba si Kristo nang pumasok siya sa araw ng Sabat? Kasi sa mga Hudyo, yung araw ng Sabat, yun yung ikapitong araw eh. Oh, nagkamali ba si Kristo? Hindi ho mga kapatid. Tama naman sagot niya, hindi nagkamali si Kristo. Sino nagkamali? E di ang kapatid na Aikis. Di ho ba? Ang kapatid na Aikis ang siyang nagkamali sa kanyang inimbentong pagtuturo. Oh, kasi nga, hindi ito biblical, sabi niya. Oh, tinanong natin. Oh, ano ba kako yung Sabat na yon? Linggo ba? Sabado ba? O linggo? Eh nung primera,
Eh sabi niya, all in all, sabi niya po, ay yan daw ay linggo. Oh, linggo. O tingnan natin mga kapatid, linggo nga ba talaga? Oh, yung sabat na yon, oh, total ginamit na niya yung diwari ng Marcos 2, ano? Bagamat nasa Marcos 12 siya, pero Matthew 12, pero dito ko sa babasahan sa Marcos 2:27. Ganito po ang ating mababasa mga kapatid sa Marcos 2:27. Ayun. Ayan, ganito po ang ating mababasa sa talatang ito. The Sabbath came, dito na ako sa, para mas maganda, dito sa Tagalog, no? Yan. Ang Sabado, hindi po linggo, ang Sabado ay ginawa para sa tao, at hindi ang tao para sa Sabado. Alin daw po? Oh, yung daw Sabado, hindi po linggo. Yung Sabado ang ginawa para sa tao. Ngayon, puntahan natin ang ating Panginoon Jesucristo, yung kanyang pagpunta sa araw po ng Sabat. Linggo ba yun? O Sabado? Ganito ang ating mababasa. 4:16 ng Lucas. Ang bagong tipan na isinali ni Juan Trinidad. Pumaroon siya sa Nazaret na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kinaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabado at tumayo upang bumasa. Linggo ba? Hindi ho. Sabado. Kaya ho, kapag ang ilalaban natin, mga kwentong barbero, kwentong kutsero, na hindi pala biblical, hindi ka mananaig sa talataan ng Biblia. Kasi ang Biblia, siya nagsasabi sa atin. Ang Biblia ang magtuturo sa atin. Hindi ang futuristic Catholic na sablay ang aral. Oh, nakita na po ninyo mga kaibigan, mga kapatid, ano? Yan. Maliwanag po yan mga kapatid. Hindi po Sabado, hindi po linggo ang ipinalit doon sa Sabado o hindi linggo ang ipinunta ng ating Panginoon. Ano? Kundi Sabado. Oh, maliwanag po yan mga kaibigan. Ngayon, ito hindi lang inabutan ng tanong eh. Pero mamaya tatanungin natin siya, no? Ngayon tatanungin natin, sasagutin niya mamaya. Sino sa mga apostol ang hindi na nagsabat? Sino sa mga apostol ang hindi na nagsabat? Atandaan ko po 'yan, aabangan ko po 'yan. Kung sino sa mga apostol ng Biblia ang hindi na po nagsabat. Yan, ngayon. Pangalawang tanong na gusto kong sagutin uli ng ating pong negative, affirmative side. Ano? Saan mababasa na yung Sunday ay God's day? Yan, no? Saan mababasa na yung Sunday ay God's day? Ayan po. Ano? At ako yung umaasa na babasahin niya Revelation 1:10. Yan, no? Eh kung wala sa Revelation 1:10, saan talata ng Biblia na yung Sunday tinawag na God's day? Ha? Yan po yan. So, dito po sa kanyang presentation ay natibag po natin lahat at nasumpungan natin na wala talaga sa katotohanan yung ipinahayag po ng ating affirmative side. In short, wala po siyang napatunayan ngayon. Kundi, tayo pa nga ang nakapagpatunay na mali ang kanyang aral. At tama lamang na sabihin nating mali ang kanyang aral. Bakit? Sapagkat ang sabi niya, hindi ito biblical. Oh, alam niyo naman po ang ibig sabihin ng biblical. Ano? Atan na? Hindi pa. Akala ko kasi may kumipitik-pitik eh. Okay. Alam niyo naman kapag sinabing biblical, ano? Iba yan sa biblicism. Okay? So, itong kanila, hindi ito biblical. Ano ba ibig sabihin ng biblical? Pag sinabing biblical, it is the method,
time na. Okay, maraming salamat. So ayan ang negative side. So punta na tayo sa cross examen. Brykes, na-mute ka, Brykes, ha? Brykes. Pauna ang mic mo, bro. Na-mute ka, bro. Brykes, na-mute ka, bro. Pauna ang mic para sa cross-examine mo, bro, sa tindig na, ano. Bro, ay, Case, na-mute ka, bro. Pan-mute. Tagal ko nakita. Timer? Ako na ba, bro? Cross-examine, bro. Timer, ready. Start, bro. Mga kapatid. Ako na. Tanong po kayo. Magtatanong po kayo. Narinig natin si Brother. Mr. Moderator, hindi yata niya na ano. Narinig natin si Brother Fernando sa kanyang sinabi na... Mr. Moderator, can I, Narinig natin si Brother Fernando. Stop the time, stop the time. Stop the time. Bakal nagtasa lubungan yung ano. Stop the time. Ano yan, bro? Bro, kumatso. Opo, hindi yata niya siya na-inform na magtatanong po siya muna ngayon. Narinig ka ba, bro? Brykes! Narinig na? Dinig kita, bro. Ayaw ko sa kanila. Dinig kita. Yes, yes, yes. Narinig ba ko? Yes, bro. Yes, yes, dinig. Kapatid? Okay, okay. Narinig natin. Pag-reset mo na yung time. Brother ka mag... Sandali, Brykes. Isit sa namin. Narinig natin yung si Brother Fernando. Sandali, bro. Isit mo na namin time, bro. Isit mo na namin time. Na, Biblia. Apo, apo. Salamat po. Timer, ready na ba? Timer. Apo. Apo, proceed na po. Di po. Timer, timer. Labo signal. Paki-reset yung time. Then is... Oh, sige, start. Go ahead. Brykes, go ahead. Apo. Narinig po natin na sabi ni Brother Camacho na hindi ako biblical base sa sinabi ko. Pero, take note po, sinabi rin ni Brother Fernando na Biblia... Objection, Mr. Moderator. Brykes. Kulako ako, bro. Bro, Camacho. Brykes, time mo ngayon, bro, na magtanong sa nilatag ni, ni Bro Camacho. Hindi ka pwede mag-conclude, bro. Tanong. Sinabi mo, Brother Fernando, na Biblia ang magtuturo sa katotohanan. Biblical po ba yan? Nakasulat? Yes! Yes, biblical yan. Na ang Biblia nga ang talagang magtuturo sa atin. Ano ho? Ng katotohanan. Hindi po ang maling... natatabunan ako. Umi-extra si kapatid na Aikis. Post the time. Bro, Aikis! Apo? Warning, bro. Direkto, bro. Time mo ngayon sa pagtanong, then hintayin mo munang matapos sumagot si Bro Camacho kasi may 20 seconds siya. Apo. Sige, bro, pakiulit lang yung tanong. Categorical, ha? Word for word ba nakasulat na Biblia ang magtuturo sa atin ng katotohanan base sa sinabi ni Brother Fernando? Sagot po. Okay, no. Kasi nga, ang pasok mo ay biblical. Iba yung biblical sa biblicism. Yung biblicism, yun yung word for word. Pero sabi nyo kanina, yung aral nyo hindi biblical. O ngayon, kung tinatanong mo ko kung yung ba yung tinatanong mo sa'yo, biblical. Ay, biblical yun. Pero pag word for word, hindi na biblical ang tawag dyan. Biblicism tawag dyan.
Oh, dapat matutunan ko sa inyo yung talagang pagkakaiba ng biblicism at biblical. 22nd excuse yun. So, hindi rin biblical pala yung sagot niya. O pareho, tabla na eh. So, ngayon. Objection, Mr. Moderator. Objection. Oo, nakuha ko. No, Ikes, huwag kang mag-butt-in bro sa sinasabi niya bro. Ang gawin mo pa yun bro, magtanong ka lang bro at sasagot siya. Nandito sa, tayo sa Q&A portion eh. Huwag kang mag-butt-in. Sa tanong mo, okay, proceed. So, ito lang. Sa tanong mo, pure biblical talaga ang hinahanap mo. Wala sa yung tinatapi ko na science and physics po dun sa Joshua 10:13. Tama po? Yes, biblical nga. Ano, kami mga Adventist ay biblical. Pag sinabi pong biblical, kapatid, it is the method in which the practice or tradition is not against to the scripture. Kaya kung hanapin mo word for word, hindi biblical tawag doon. Ang tawag doon, biblicism or biblical fundamentalism. Yan. Magkaiba kasi yun eh. Next question, 20 seconds. So, question, ang Holy Spirit ba ay biblical magtuturo? Yung mga deep secrets of God na katulad sa 1 Corinthians 2:10? Puro lang sa Biblia ang Holy Spirit magpaliwanag? Objection, Mr. Moderator. Kasi sa 1... Okay, objection. Ano yung objection, bro? Sa rules natin, kung ano lang po yung ipinahayag, doon lamang po siya magtatanong. Okay, Sophia. So, ito bro, case, ayon sa rules na binasa natin kanina, sa unang tindig, doon lang mag-process sa amin kung ano yung tinitindig ng isang presentator. So, kung papasok ka dyan na tanong, bro, mamaya sa rebuttal, pwede na kayo dyan. Pwede mo na yan maso yung tanong. So, sa ngayon, bro, gawin mo muna, doon ka mag-process sa amin sa latag, sa nilatag niya kanina. Okay. Tanong, bro, tanong. Parang wala na akong tatanong ah. Pwede na magsabihin niya, ano na, win. Kasi makikita ko na yung paniniwala at sa... Bro, wag ganyan. Wag kang mag, ano. Tanong lang, kung ngayon, kung ay... hindi mo na ubusin yung oras, pwede mo namang iwi para magpunta na ka sa riba. Huwag ka lang naniniwala ka ba na, brother, naniniwala ka ba na yung sa Joshua 10:13 na yung isang araw na Miyerkules, kunyari Miyerkules, ginanap yung gira, ay nagiging 48 hours? Sagot, yes, pwede mangyari yan. At kahit mag-isandang oras pa yan, walang problema dyan. Bakit? Ba't walang problema? Kasi hindi nangangahulugan ng huminto ang araw, eh nag-iba na ang takbo ng weekly cycle. Gaano man yan humaba ang oras niya, nananatili pa rin yan isang araw. Ano? Kaya kung yan eh Lunes, halimbawa, Lunes pa rin yan. Nang pinatakbo ng araw, Lunes pa rin yan. Listen, naniniwala ka na 24 hours ang isang araw? Yes, naniniwala ako dyan. Ngayon, kung dahil sa himala ng Diyos, pinahinto niya yung araw, nadagdagan niya ng oras, hindi na lang nangahulugang nadagdagan ng araw. Yung oras lang ang nadagdag sa isang araw. Pero hindi ibig sabihin, nadagdagan na rin ng isang araw. Magkaiba yun. So, may alam ka ba sa physics? Objection, Mr. Moderator. Okay, objection na naman. Wala akong tinuysan pa ganun eh. Yan, nakuha ko bro. So, pangalawang, ganito na ito sabihin sa inyo bro, ano, bro, I guess. Sa unang tindig niyo, sa unang stage ng debate niyo, doon ka lang mag-cross-examine sa sinasabi niya, sa nilatag niya. So, mamaya na yan sa rebuttal, pwede mo siyang tanongin kayo. Ano, basta pasok sa paksa niya. So, tanong pa, mayroon oras mo ba? Moderator? Tanong, may time pa ba? Ilang time na lang? Naniniwala ka ba na... Ay, yung palang ano, nalimutan ko. Ano mo kanina?
topic na ano kanina. Ano yung tambad yung doon na ako naka maka ano eh makakasistensya sa sinabi mo eh. Tama pala eh. So anong tanong? Anong tama? Doon sa so 10:13 hindi mo pinaniniwalaan na nadoble yung oras sa isang araw. Naging 22 oras eh. At yung araw ay hindi na naka-access na disalign na yung araw yung Sunday, Monday, Tuesday sa totoong araw na 24 hours. Hindi mo pinaniniwalaan yan. Hindi po. Hindi na disalign yung weekly cycle. Ang na-disalign po yung turo po ninyo. Kasi time na. Time. So, ayun. Tapos pa ang kanila ang first take sa kanilang debate. So, ayan na tayo mabasa ng comment pagkatapos ng debate. So, punta na tayo sa kanilang debate stage. Sa pangalawang hugna ng ating debate. So, Brokes, time may be ready. Ready ka na bro sa rebuttal presentation mo po? Apo. Yan po. Narinig natin yung mga sinabi ni Brother Fernando at naunawaan ko lang po at wala siyang medyo alam sa physics. Kaya nga po, hindi niya nakuha yung point ko, yung point namin mga advanced futuristic Catholic. Na isang araw, sa panahon ni Diyos o sa gira, naging 24 at 48 hours talaga. Yan talaga ang computation namin. At saka yung computation ng mga scientists ngayon. Kaya nga po, tinanong ko siya sa 1 Corinthians 2:10, wala pala eh, hindi pala valid yung verse na yan na itatanong ko sa kanya na ang Holy Spirit talaga ang nagtuturo, hindi yung Biblia. So, unbiblical yung sabi niya kanina na Bible ang magtuturo. Word for word. Ngayon, point ko. Ang magtuturo po ang Holy Spirit. Yan talaga sa 1 Corinthians 2:10. Basahin ko ha. There are things that... tingin mo na. But it was to us that God revealed these things by His Spirit. For His Spirit says everything and shows us God's deep secret. So, ibig sabihin, pinaniwalaan namin na itong mga scientists kinakulkulalo yung panahon ni Joshua at yung tinuturo ng Holy Spirit sa humankind para matumbok na yung dalawang araw na Miyerkules naging dalawang araw through calculation na 24 hours kasing per day. So, na-disalign yung tao doon sa totoong God's Day dahil doon. Kasi, ginawaan nilang dalawang araw ang Miyerkules eh. Kung nangyari sa Miyerkules yun. Hindi nila alam yun eh. Kasi wala nga sila, mangmanga sila eh. So yung araw na yun, hindi na sa... Pag-declare na ng Huwebes, doon sa... After nung lumipas yung 48 hours, Huwebes parang in-declare nila. Pero yun ay Bernis na sa kalkulasyon namin. True scientific calculation. Yun ang point ko. Hindi masyadong nakyes ni Brother Fernando itong mga revelation ng Advanced Futuristic Catholic. Kaya nga po, palagi kong pinupos yan dahil kung tutuusin, ang araw sa mundo, nag-umpisa na ng Lunes eh. First day, lahat eh. Ina-adapt na natin yung first day na talaga. True, ano, yung talagang reality ba? Kami mga Kristiyano, ang unang araw namin Lunes na eh. Kasi bunga ngayon dun sa ano, sa Joshua nag-advance yung ano eh. Imbis na mula Miyerkules yung sa Joshua 3, Joshua 10:13, mula Miyerkules, sana yung paglagpas ng 24 hours Webis na yun. Pero Miyerkules pa na yung dinideklara sa buong mundo eh. Yung panahon naging sa nag-connect na ngayon. Kaya nga si Kristo nga ang pinalabas ko, siya ang nag-reconcile sa tao, sa Diyos. Dahil sa kabatayan niya at yung pagpako niya at pag
resurrect niya yun araw-araw ni God yung pag-resurrect niya. Lord's Day yun, Lord of Sabbath. Yun. Si Kristo lang ang nakakalam eh. Kasi sabi ni Kristo, marami pa akong sasabi sa inyo, ngunit hindi niyo makayang dalhin. Yun ang sabi ni Kristo. So ngayon, nakaya nating dalhin at naunawaan na natin ang buhay niya. Bakit siya naging mediator ni God at sa atin? Yan ang point ko. Ini-align ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang tao sa Diyos sa mga araw niya, yung pagpahinga niya. Kaya naunawaan ko si Brother Renando na hindi niya talaga mag-guess ang point ko kasi mahirap talaga to. Scientific calculation, kukwintahin mo at makikita mo yung lapses doon na ang pagpababa ni Kristo talaga ay dahil sa Sabat din. Inialan niya ang tao eh. Mediator siya eh. Ireconcile niya ang tao sa Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. So, nareconcile nga niya. Buong mundo nga, Lunes na ang unang araw eh. Kung hindi mo pa pa niya, realidad lang tayo. Kaya nga, siguro, iniklaim nila na ang araw sa mga Sabadista, unang araw ay Linggo, wala natin magagawa. Ngunit, sa araw na Linggo, ay walang trabaho, magpapahinga. Lunes na sila nag-umpisang magtrabaho at ano pa man diyang, as a human. Kasi, as a human, nag-represent talaga si God, ini-align talaga niyang tao sa Diyos, sa araw ng pagpahinga ng Diyos. Gaya nga nang sabi ni Brother Diomong, hindi nakapasok yung mga Israel sa totoong talang Sabat. Oh, nakasulat daw yan. Kaya hindi talaga nakapasok. Kasi hindi na yun ang Sabat eh. Yung pinagsasamba nila ng Saturday, hindi na yun Sabat talaga. Ang Sabat talaga Sunday. Kaya pagdating ni Kristo, ina-align niya ang mundo. Kayo, nag-Sabat na sa Linggo. Yun ang point ko. Buong mundo na talaga na una yung Lunes. Pero sa mga traditional na paniniwala, galing ng mga Israelite, hindi na alam katotohanan niya. Dito nga, pinahayag sa atin mga Hintil ang katotohanan. At nakasulat yan. Paparosahan pa nga yan sana. Puro chosen people yan sila, wala tayong magagawa. Chosen people yan, sila ang magdidikta sa mundo. Ito, picture na ito ngayon, sila ang mga inventor, sila ang ginamit ng Diyos para mabuo yung Daniel, pananaw ni Daniel, Prophet Daniel. Sila pa rin, ginamit sila sa FB, itong gamit natin ngayon, Jesus din siya, kalahin ni Kristo yung si Mark Zuckerberg, si Google, AI. Oh, sila mga father diyan, big event din sa mundo. Big discussion 'yan, big contribution 'yan. Kasi sila nga choosing people, eh. Sila nga. Sila diyan nabubuo na to, sila ang choosing people. Sila ang tuturuan sa mga ganyang mga bagay para ma neutralize ang mundo. Kasi ang mundo ay ma-neutralize 'to eh. Magiging banal ang mundo eh, na titirahan natin. Dito yung system na kapanaw. Yan ang paniniwala namin mga Adventist Catholic. So, ulitin ko, naintindihan ko si Brother Fernando at hindi siya masyadong sa physics. Kasi ang physics sa turo ng Holy Spirit yun eh, yung sa Corinthians 1 Corinthians 2:10, all things talaga, pati secret ng Holy Father, isasabi sa atin, i-reveal sa atin. Ito na yun. Ito yung daladala ng Advanced Futuristic Catholic. So, naiintindihan ko siya, hindi ako masasaktan pag sinabi ni Brother Fernando na mali-mali o nagsasabi ako ng unbiblical. Kasi ang Holy Spirit na pinaniniwalaan namin ay nagtuturo na hindi biblical talaga. Hindi talaga bibigyan ng tuturo. Kaya nga, tinatanong ko si Fernando kanina eh. Pero, unvalid,
invalid yung tanong ko eh, kasi wala sa sinabi niya. So, yun po, doon po na paraan, maipahayag namin ang aming doktrina at natutunan. Depende na lang sa inyo kung maniniwala kayo o pilitin yung diktikin yung utak nyo sa mga kalkulasyon namin. Kasi kailangan talaga ng matinding mathematics yan. Talagang malilito pa. At yan po ang nakikita naming pahayag ni Brother Fernando. Ayaw niya malito. Doon lang talaga siya nakistake sa doktrina na sabat dun sa ano. Kasi kung tutusin, nalabag din nila sabat eh. Kasi huwag kakain sa sabat. Maraming mga bawal sa sabat. Papatulin ka pa. Kung mag... ano ka sa sabat? Kontra ka sa sabat, mga gawain, patayan nga eh, patayan ka nga eh. So, hindi ba na yan ni Kristo? Yun nga, siya nga ang peace nga eh. Iniiwan niya sa atin, walang patayan, peace, walang yung kalaban mo, kalaban natin. Yun nga eh, huwag ka papatay, ano yun. So, ang aral po namin ay hindi po peke. Bagkos, nag-aaral kami na para tungo sa peace po. Ang buhay ni Kristo ay sinabi sa buhay natin. So, ayan ang rebuttal ng ating affirmative side. So, punta na tayo sa cross-examen ng ating negative side. Amen. Ready? Welcome up, sir. Yes, sir. Okay na po. Bye, bro. Okay. Okay, kapatid na Arkis, ang una kong tanong sa iyo, sabi mo ay Lunes na ang unang araw. Tanong, saan sa Biblia nakalagay na ang unang araw ay Lunes? Ang talata. Wala po. Kaya nasabi ko, Holy Spirit po nang didikta ng ano namin, research namin. Okay. Kung walang talata sa Biblia, sunod na tanong, saang dictionary mababasa na Lunes ang unang araw ng Sanlinggo? Wala po. Isusulat pa po. Kasi bagong doktrina po to. Okay. Kung wala sa Biblia, wala din sa dictionary, meron ba nito sa Google? Wala rin po, kasi pinsurist na po, Adventist Catholic. Isusulat pa lang po. Okay, next question. Mayroon kang binabanggit, ito muna. Ano ho ang pinagkaiba ng biblical at biblicism? Sa'yo po galing na yan na words, so ikaw ba sasagot? Alam po ninyo o hindi ninyo alam? Hindi po. Pag-explain po. Okay, next question. Sabi nyo, hindi ko talaga ito alam. Ito mga pinagsasabi ninyo. Ano ho? Tanong, kayo ho ba ang matalino sa sanlibutan ito? Yes or no? Chappie, ulitin ko lang. Chappie po, moderator. Chappie po. Ulit po. Okay. Ang tanong ko po, kasi sabi ninyo, hindi namin ito maintindihan, no? Hirap kaming unawaan ito. Ang tanong, kayo bang advanced futuristic Catholic ang siyang matalino sa sanlibutang ito? Yes or no? Hindi po ako nagsabi niyan. Ikaw lang. No. No po. Okay. Kung ganon, hindi ka matalino, saan mo hinugot? Saan mo itong hinugot na paniniwala po ninyo sa inyong mga aklat? Meron ba o wala?
Eh, nasabi ko, ang tao po ay mangmang, ngunit ang Holy Spirit po ay nagtuturo. Mangmang po tayo. Okay, tanong. Sa paanong paraan itinuro sa iyo ng Holy Spirit, kinausap ka ba niya? Yes or no? 30 years po at nireserve ko po. At, objection, Mr. Moderator. May objection, may objection po. Ang tanong ko po ay yes or no. Kinausap ba ako siya ng Holy Spirit? Yes or no? Nakopya mo ba, Breakers, yung categorical na? Spiritual ba o ano? O literal? Di, kinausap ko ba daw, ang tanong niya, kinausap ka ba daw ng Holy Spirit? Ang tanong ba, spiritual o literal? Hindi ka magtatanong. Literal ba tanong? Ang tanong mo, ah, sa Breakers, ah. Ang categorical na tanong niya, kinakausap ka ba daw ng Holy Spirit? Ah, then, yes or no daw? Ako spiritual, yes. True spirit at na didikta sa isipan ko. Yes, daw, yes, daw. Kung hindi ko, mahirap yan, magiging baliw tayo dyan. Okay. Okay. May binabanggit kang hindi nakapasok. Anong talata pinagbabasihan mo doon na hindi nakapasok kaya Sunday na? Ewan ko kay Brother Jumong, yung sabi niya eh. Eh, matindi rin yung Google Fitness eh. Hindi ko na, ano eh, kuha yung verse. Okay. So, ang reference mo, si Brother Jumong ng Saksi ni Jehovah, hindi ang Biblia. Tama ba? Hindi, Biblia verse din yun eh. Kalimutan ko lang kunin eh. Sigurado namang nabasa mo siguro yan. Okay. Bible eh. Okay. Yan yung nasa Hebreo 4. Yan ba sa Hebreo 4? Yung sinasabi mong chosen people. O linggo ba ang kanilang special na araw sa Diyos o Sabado? Sabado, pero naka-hook sila doon sa gira sa Gidon eh. Sabi ko nga, yung isang araw, naging 48 hours. So, nireconcile ni Kristo yun sa kanyang pagbabalik at pagkabuhay. Yun po ang topic ko doon sa ano eh. Ito sa discussion natin sa debate. So, Sabado, ibig mo sabihin mali si Apostol Pablo nang sabihin niya ang Hebreo 4:9? Yes or no? Hindi sila kumali kasi hindi niya alam. Kaya nga sila namatay. Okay, next question. Next question. Ikaw ba ay kasamang iniugkong sa spiritual Israel? Yes or no? Tanong mo yan. Katanang isip mo yan. Hindi ko naisip yan eh. Objection, Mr. Moderator. Okay, ano yung objection, bro? No. Tanong ito, yes or no? Tinatanong ko kung siya baka ako ikasama sa iniugpong doon sa spiritual Israel, yes or no? Sama ka ba daw bro sa iniugpong doon sa Israel, yes or no? No, anak pa kumbaba ako dahil ako isang mangmang at isang Pilipino lang. No. Okay. Okay, next question. Sabi po ninyo, nalalabag namin ang Sabat. Kasi kumakain, meron pa yung sinasabi na parang hindi ko lang masyado maisa-isa, no? So, saan talata ng Biblia na yung pagkain sa araw ng Sabat ay isang kasalanan? Objection, moderator? Ano yung objection, bro? Wala na siya sa topic eh. Naano na siya eh. Ang tanong niya basta nasa topic. Apo, sabi niya kasi kanina, kami lumalabag din sa araw Sabat. Katulad halimbawa, kumakain. Tapos pumupunta, sabi pa nga niya. Kaya hinahanap ko, saan talata ng Biblia na yung kumain sa araw ng Sabat, nakalalabag?
saan talata ng Biblia? Doon sa ano, sa utos sa mga Israelite. Sigurado akong alam mo yung verse na yan. Bawal talaga yun. At kahit magsindi ng apoy, bawal. So, sa realidad ng mundo natin ngayon, eh inalabag na yun. Yun ang ibig ko sabihin. Wala kang mailalatag na talata sa Biblia? Ikaw baka paglatag niyan, kapatid, isi ka eh. At pakinggan ko at suruin natin. Pero sure ako, nakalabag kayo sa Sabat. Base sa nakasulat doon. Sa command ng Sabat. Huwag kang magsindi ng apo, sitira, sitira. Next question. Okay. Next question. Tama ba na itong, sana ba to? Okay. Tama ba na ang physics ay under ng science? Yes or no? Ano po? Tama ba kako yung okay. Physics ay under din ng science? Yes or no? Opo. Okay. Yes. Tanong. Sabi mo, ito yung confusion ninyo at ng mga scientist. Dahil ang physics nga ay under ng science, ito muna una kong tanong sa tungkol dito. Sinong mga scientist ang nagsasabing ang isang araw sa Joshua 10 ay naging dalawang araw? Naging dalawang araw. Wala na. Sige po, salamat. Ako po. Dahil hindi yun natapos ang tanong sa nabutan ng oras, so yun po wala. Ako, ang sagot po. Okay na po, time na po, time block. So ayun, natapos din ang project sa amin ng ating affirmative side sa kanyang rebuttal. So punta na tayo sa rebuttal naman ng ating negative side. Bro, kamatso, timer, ready? Ready, bro? Okay, alright, so para tayong ano, no? Ako ay nakikipag-usap sa isang hindi biblikal ano na doktrina ano, at ako ay medyo tawag dito nagtatanong sa aking isip, ito palang mga ganitong turo pinahihintulutan ng Roman Catholic Church at umaharap pa sa debate taglay ang pangalang Roman Catholic Church. No? At pagkatapos, sisiraan pa ang Roman Catholic Church. Oh? Ano yung paninira niya? Eh hindi daw kasi tinuturo ng Roman Catholic Church kasi hindi biblical. Pagkatapos sa isa niya sinasabi, itinuro sa kanya yun ng Holy Spirit. Ano paninira doon? Indirect na paninira yun. Mali ang turo ng Roman Catholic Church. Hindi sila naturuan ng Holy Spirit. Ang naturuan ng Holy Spirit, itong advanced futuristic na kausap po natin. Oh? Yan po ang lalabas sa kapag in-analyze nyo. Oh? Alam nyo, mga kaibigan, hindi ako makumbinsin sa tinatayo ng ating kaibigan. Eh. Pag-ewang-gewang ho yung kanyang pagsagot. Eh. Oh. Sabi niya kanina, maliwanag, isinulat ko eh, oh, na ito raw yung computation nilang mga advanced futuristic. Ito rin daw yung computation ng mga ng mga scientist. Kaya tinanong natin eh, sinong mga scientist yun? Oh, ang abong niyang sagot, ako, siya daw, mga ba yun? Ang anak natin, ibang tao. Yung mga scientist pala yun na tinutukoy niya, siya rin pala yun. Oh? Ay nako, kaibigan. Oh, tagay pala. Joke lang, joke lang. So, tagay lang. Kasi wala sa alignment, no? Oh, at meron pang ano eh, pasakali eh. Oh, wala daw ako alam sa physics eh. Samantala na sinusuri natin, puro lang pala hypothesis ito ating kausap. Puro kwento lang. Tinanong natin, oh, ito pa, isa nakakatawa eh. Lunes na daw unang araw.
ako. Eh, tinanong natin, saan sa Biblia? Eh, wala daw. O, baka ka ako magkaroon ng sagot. Saan dictionary? Eh, wala pa raw, isusulat pa raw sa o, kumbaga, sa next generation pa isusulat. Eh, ba't di mo na inumpisan? Tinuturo mo na, di pa isusulat? Para may nabasa ka sana. O, eh, kung wala sa dictionary, baka sa Google. Eh, kasi daw, wala nga daw, kasi nga, futuristic. O, anong pinagbabasihan niya? O, wala! Kwentong futuristic na walang pinagbasihan. O, tawag yan kwentong lasing. O, kahit sino, pwede makapagkwento eh. Nang walang basihan eh. Lahat pwede magsabi, kinausap ako ng Holy Spirit eh. Pero tanong, o, totoo bang kinausap ka? Tama ba yung mga, baka ibang espiritu yung nakausap ng kapatid na Ikes eh. Kasi lahat walang ano sa Biblia eh. Walang panama sa Biblia eh. Delikado yan, kapatid na Ikes. Bakit di ka magbalik loob? Iwanan mo yung mali mong paniniwala na yan, na advanced futuristic, mali yan. Wala sa katotohanan yan, napansin mo ba wala sa alignment? Ikaw na rin ang nagsabi, hindi ito biblical. Oh. Kaya nga tinanong ko rin sa'yo eh, kasi ginigisan mo ko doon sa word for word eh. Kung ano pinagkaiba ng biblical at biblicism. Ha? Kami kasi mga Adventist, biblical kami. Ha? Hindi kami nasa padog ng biblicism. Kaya wala kang karapatan, nanapan ako ng word for word dahil hindi kami biblicism. Yung biblicism, nandun yun na yung word for word mo, naka-under yun doon sa biblicism. Pero pagdating sa biblical, ibang usapan yun. Ano? Ibang usapan yan, no? So dito, medyo parang napansin ko, yung binabato mo sa akin na wala kaming alam, mukhang bumabaliktad eh. Bumabaliktad eh. Kasi pagdating sa Biblia, hindi mo maiisahan ang bayan ng Diyos. Alam namin nilalaman ng Biblia eh. O, kaya nga namin pinagtatanggol eh, nasa abat pa rin eh. Kasi ang tunay na bayan ng Diyos, no, pa ang kanyang, kanyang pinangingiling, sabat, no, hindi linggo. O, tapos eh, ginamit mo yung Hebrew 4. Eh, sa kutro mo eh, Sabado yun eh. Ikaw na rin nagsabi, Sabado. Kaya tanong ko nga sa'yo, nagkamali ba si Apostol Pablo? Inabutan lang ng ano eh. Ha? Nagkamali ba si Apostol Pablo nang sabihin niya ang Sabato, oh, ang laan para sa bayan ng Diyos? Hindi siya nagkamali. Oh, yung mga sulat mo hindi nagkamali yun. Bakit? Inspired by the Holy Spirit. Sila yung totoong kinausap ng Holy Spirit. Oh? Kaya yung kanilang mga sinasabi isinusulat sa New Testament na ang may foundation sa Old Testament. Yun ang pinakaiba nyo. Ikaw, nagtuturo, walang pundasyon sa Biblia. Old and New Testament, walang pundasyon, walang foundation. Nagkiklaim ka na kinausap ka ng Holy Spirit, pero wala kang pundasyon, wala kang pundasyon. Sila Apostol Pablo, sila Marcos, kinausap ng Holy Spirit, meron silang pinaghahanguan talata sa Biblia. Kaya nga pala ang quote nila sa Biblia eh. Diba? Yun. Eh ang ating kaibigan kumukot din eh. Kaya lang, lisya nga lang ang unawa. Parang si Satanas. Oh, nung tinutokso niya si Jesus, nagkukot din ng talata sa Biblia eh. Lisya nga lang ang kahulugan. Oh. Kaya nakikita ko, yung kumausap na Espiritu sa ating itong kaibigan kaharap ngayon, hindi Holy Spirit. Napagkamalan lang ng Holy Spirit. Ibang Espiritu yun. Bakit dati napatunayan? Eh, lisya yung aral sa Biblia. Oh, at siya na rin ang nagsabi, hindi raw kasi biblical yung kanyang turo yon. Oh, at ako natatawa kanina kasi ang reference niya si Bro Jumong. Sinabi Jumong na ang reference niya. Oh? Oh, hindi na yung Biblia. Eh, sagot niya, di Biblia din naman kasi binabanggit ni kapatid na Jumong eh. Oh, kaya natin tinatanong, sinusuri kasi natin yung sinasabi niya eh. Diba kung mananayo eh. Again, ito pa isa. Oh, yung daw kumain, nakakalabag kami kasi kumakain kami ng araw ng Sabat. Tapos eh, pumupunta, ibig sabihin eh, umaalis sa araw ng Sabat. Eh, tanong ko sa kanya, saan ba sa Biblia nakalagay na kasalanan ang kumain sa araw ng Sabat? Eh, wala siyang mabasa. Eh, ang sabi niya saan, dapat alam mo yan. Sinusuri ka nga eh. Kung sa talata, mas maganda sa'yo manggaling yung talata kaysa sa akin.
Baka mamaya, pag ako naglabas, sabi mo hindi yun yung talatang gagamitin mo, di ba? Kaya inaalam natin, saan talata para maitatama natin yung maling katwiran at maling interpretasyon ng ating pong kausap ngayon na isang Bible scientist. Oh, yan. Kaya nga lamang yung pagiging scientist niya, sablay. Nag-invento ng turo. Oh? At kitang-kita natin mga kapatid, wala po sa hulog, no, ng mga sinasabi sa Biblia. Yan, wala. Oh? At kaya sabi niya, no, naiintindihan daw niya ako kasi kung bakit hindi ko siya kung bakit hindi ko siya nauunawaan, parang ganun, no? Hindi totoo yun. Unawang-unawa kita, kapatid na Ikis. Kaya nga natitibag ko lahat ang sinasabi mo eh. O, at napapatunayan natin sa debating ito, ibang espiritu yung kumausap sa iyo. Kasi, ang bayan ng Diyos, ang Panginoon talaga nila, Sabat. Ano ho? Hindi Linggo. Mali po ang inyong unawa at mali yung itinuro sa iyo. Nailigaw kayo ng espiritu kumausap sa inyo. Gayahin mo yung pattern ni Apostol Pablo. Sila ay inudyokan ng Holy Spirit, pero meron silang talatang mga hinugot at tama yung kanilang interpretation. Ano? Kaya si Apostol Pablo, nang sabi niya Sabado, ang laan para sa bayan ng Diyos, hindi siya nagkamali. Ano? Tama po yun. At hindi lang yan. At sa bagong langit, bagong lupa, ano, Sabat din ang mamamayagpag. Yan naman makikita natin sa Isaiah 66, kapitulo at talatang 22. Ano? At maniwanag nating nababasa. Kaya ho, dito all in all mga kaibigan, wala na namang naitayo ang atin pong apermatibo sa kanyang paksang pinatutunayan. Ano? Pero yung ating iniwan kanina, hindi po niya sinagot. Yung dalawang tanong na iniwan natin, hindi niya sinagot. Ano? Yan, limit po dyan. Ibig sabihin, hindi niya sinagot, ang kahulugan lamang yun, hindi niya tayo, hindi niya naitayo yung kanya pong gustong patunayang inimbentong kutserong aral. Ano? Kaya hanggang ngayon, nananatili pa rin siyang hindi nakatinding. Maraming salamat po. So ngayon, time's up. So ayun ang rebuttal ng ating negative side. So punta na, let's go sa cross-examine ng kanyang prefikis. Ano po? Time reading. Magtatanong po? Cross-examine po. Oh, tanong po, tanong. Okay. Sinabi mong unbiblical ako at sinabi ko rin yun, inamin ko. Pero aaminin mo ba na unbiblical ka rin? Hindi. Biblical nga kami, sinasabi ko nga yun eh. Hindi kami hindi kami katulad ninyo na mali, ano, ang aral, no? Kami po ay biblical. Ilang ulit ko po sinasabi, ang Adventist po ay nasa biblical view. Oh? Yan, kaya ko ano daw po? Oh, sige, next question. Next question. Sinabi mo kasi na mga apostol ay nagbabase sa Biblia. At sinabi mo rin na ang Biblia ang magtuturo ng katotohanan, which is hindi po nakasulat yan. So, inamin mo rin na unbiblical kayo po. Tama ba? No! Tama, mali. Mali, mali. Ang ibig sabihin ng biblical, pakinggan po ninyo, it is the method in which the practice or tradition is not against to the scripture. Kung ano itinuturo ng Biblia, kahit hindi word for word na mababasa, yun ang dapat natin susundin. Halimbawa, next question. Next question. Ulitin ko yung tanong. Sinabi mo kasi kanina na ang mga apostol ang nadidepende sa Biblia, which is, ang Biblia ay kalaunan sa future pa yan na buo. Ipakiliwanag po sa nakikinig ngayon sa atin dito, sa buong mundo, na bakit mo sinabi yun? Okay. Nagkamali ka ba? No. Nagkalang ba? Oo, hindi. Ano ka? Sasagot ako sa sagot mo. No. Hindi kami nagkamali. Sabi ko kanina, nagkukot ang mga apostol sa Biblia. Yung Biblia na kinikilala nila nung araw, yun yung Old Testament.
nakabase sila doon, lagi sila sumisipi sa Old Testament. Kasi ang Biblia nila nung araw. Oh, oh, kaya magkaiba kayo kasi sila kinausap. Next question. Sorry. Next question. So, hindi mo pinapaniniwalaan na ang pure Bible ay ang Old Testament at New Testament. Yun po ang Bible. Hindi pinaniniwalaan. Pero pinag-uusapan natin sa panahon ng mga apostol. Ang Biblia na kanilang ginagamit, yung Old Testament. Ni sila nga sa panahon niya, hindi nila alam na yung kanilang mga isinusulat na isasama sa compilation ng Biblia. O yan ang dapat po ninyong matutunan. Hindi nila alam yun na may isasama sa compilation ng Biblia. Yung next question. So, Biblia, may nakasulat ba na Biblia yon sa Old Testament? Ang pangalan nun. Pagkakaalam ko, Torah eh. Meron! Ano? Yung sinasabi mong Torah, yun ay unang tripartite division nila sa Old Testament. Tatlo yan eh. Torah, Nibim at Ketubim. Yan pong tawag yung Tanak. Yan ang Biblia nila nung araw ng mga apostol. Kinausap sila ng Espiritu Santo, nagbibay sila sa Old Testament sa Tanak. Ang like po sa inyo, sa Espiritu, wala kayong pinagbabasihan. Next question. So, hindi ka naniniwala na ang Biblia ay ito yung future na ginawa ng Catholic Church at ikinumpile. Ito kasi ang categorical ay Biblia eh. Kasi Bible, Holy Bible, sa New Generation na yun eh. Ikinumpile yung Old Testament at ano, hindi ka naniniwala dun. Biblia pa rin sa'yo yun, yung Tanak, yung mga ano. Yes, Biblia pa rin yun, yung Tanak. Ano, Biblia pa rin yun. At yung sinasabi ninyo, compilation ng Catholic Church, yung 27 books, saniniwala kaming Biblia yun, pero hindi Catholic ang gumawa. Catholic, Roman Catholic Church ang nag-compile. No? Sila yung nangalap, ibig sabihin, hindi gumawa. Kapag sinabing gumawa, sila rin yung sumulat. Mali ka ro, no? Kaya naniniwala kami, itong 66 books, Biblia ito. Pero yung inyong inaaral na sabi mo ay hindi biblical, walang pananayuan yun. 20 seconds, next question. So, hindi ka naniniwala sa aming mga Kristiyano o Catholic Church na ang Biblia ay kabuuan ng Old Testament at New Testament. Naniniwala nga kami. Kasi ngayon, kasi nga yung mga apostol, hindi nila alam mapapasama yun. And, bunga ng tradisyon. Ano, nakita nila yung sinulat ng mga apostol, masasabi rin palang Biblia. Kaya naisama yung sa compilation. Kapag sinabing Biblia, aklatan o mga aklat. Yan, tapos rin yung unawain. Next question. So, hindi mo pala naunawaan yung sinabi mo kanina na nakabase ang mga apostol sa Biblia. Naunawaan ko kaya kung sinasabi na sila ay nakabase sa Biblia kasi ang Biblia pa lang nila nung araw ay yung Tanak, yung Old Testament. Yung Old Testament. Ngayon, isinasama mo yung New Testament, ibang generation na ito. Sa panahon natin, kinikilala natin yung mga sulat ng mga apostol ay kabilang sa salita ng Diyos o Biblia. Next question. Temer, ilan na ito? Po. Nakasulat to ba sa new as a history ng humankind? Kategorikal ah. Nakasulat ba na talagang Biblia yung Tanak o Torah sa ating generasyon? Yes. Nawala ang nakasulat. Sana ang reference mo. Alam mo kaibigan, ito, bubuklatan kita ng isa kong reference ha, na yung Old Testament, yung Tanak, yan ang Biblia nila nung araw. Hanapin ko ha. Holy Bible talaga, kapatid.
Sandali! Sandali! Ang hinahanap mo, Biblia, bakit naging Holy Bible na ngayon? Yung Biblia kasi, Greek term yon na hiniram ng Tagalog. Greek term yung Biblia na yan. Feminina na yan, gender yan eh. Next question. Sinabi kasi yung ginagamit natin Biblia yun, Holy Bible yun eh. Time's up! Time's up! Nagbag. So ayun, natapos. Kakatapos lang ng kanilang mga rebuttal na tindig at saka cross-examine sa kanilang rebuttal na kung natindig. So, bago tayo pupunta sa conclusion, basa muna tayo ng mga comments at baka may mga nakakatawang comments doon. Comment section. At siyempre, babati tayo sa nandito sa Lord ng Rome. Kay Bro Dexter, shoutout na dito, si Bro Ali, si Bro Lil, si Bro Julius, si Bro Sister, si Bro Joy, si Sis Rami, Arimi, si Sruel, at saka si Bro Boyd. So ayun, maraming salamat sa inyo dito sa room. So punta na tayo sa kanilang question. Muna ka dito, ano bro? Amatso? Ah, yes, yes. Oo. Timer, ready? Bye bro. Alright, so salamat sa atin pong Panginoon at nagkaroon din ng ganitong pag-uusap, no? Baka yung mga maaaralan ng atin pong mga futuristic Catholic, no? Ay magising, no? Kasi marami nga daw sila eh. So, baka magising, no? Sa pangyayaring ito at nakita natin na hindi maitayo. Oh, ng affirmative yung kanyang side at hirap na hirap, no? Nangangamote at nagkatanda pilipit, ano, pag tinatanong natin, no, doon sa atin pong mga question and answer. So mga kaibigan, bagamat wala nang naitatayo at naipupuntos ang atin pong affirmative, ano ho, ay mananatili pong ibabango natin yung atin pong hamon mamaya, hamon na kasagutin niya po mamaya sa kanyang 5 minutes, no? Sino sa mga apostol ang nagturo na linggo na ang araw ng Panginoon? Yan, sino? Yan, no? So, kanina inaabangan ko yung Revelation 1:10 na ilabas niya, kaya lang hindi niya ginamit. Baka mamaya ilabas niya. Ano, kaya lang, paso na yun. Kumbaga, inilabas mo, wala na makakapag-rebat. Diba? Maliban sa Revelation 1:10 kasi sa akin galing yun eh. O meron pa bang ibang talata, no? Na nagturo. O, kasi Revelation 1:10 hindi Sunday yan eh, Sabado rin yan eh. Ha? Yung apostol nagturo na Sunday na. Yan, ang Sabat. Sino nagturo noon na apostol? O, saan talata ng Biblia? Oh, pero inaasahan ko na walang palata mababasa eh. Kasi nga, sabi niya, yung kanyang turo, hindi biblical. Kailangan, nakagalong ko nga, ano eh, i-challenge eh. Bakit? Hindi biblical eh. Oh, ibig sabihin, hindi turo ng Biblia. Ah, pero, bigyan pa rin natin ng chance. Kasi kung may mabasa nga na, oh, bilabag na naman siya sa kanya sinabi, nagkontrahan na, oh, pangatawa na muna na hindi biblical ang turo mo. Sabihin mo, eh, wala kang mababasa. Ayun. Kasi kung bumasa ka ng talata, edi ginugan mo yung sarili mo. Yeah? Oh. Kasi pakatawaran mo na yan. Sabi mo kasi hindi biblical yung turo mo na yan eh. Oh. Yeah. Oh. So, ayun, no? Challenge natin. No? Sino sa mga apostol nagturo na Sunday na, no? Ang Sabat? Ah, eto pa, pangalawang challenge. Saan talata? No? Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, no? Na itong aking kama, itong aking pagkabuhay na maguli. Yan, itong aking pagkabuhay na maguli ang siyang sabat na. Yan, no? Saan? Then, pangatlo. Sabi doon sa Hebreo 4:9, yung Sabado, yan ay laan na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan. Ibig sabihin, kapag ka ikaw ay bayan ng Diyos, Sabado ang ipangingilin mo. Yan. Ano namang talata ang ikukontra mo sa Hebreo 4:9? Ha? Na sinabi ng apostol, ang bayan ng Diyos ang nakalaan sa kanila, linggo.
Oh? Naniniwala ako ang sulat ng Apostol Pablo hindi magkukontrahan yan. Oh? Yeah. So, dito mga kaibigan, ano, nakikita natin na patuloy na nakatindig ang ating pong pananampalataya. Alam nyo kung sino nagpalit? Ito, babasa ako. The Catechism, the Converts Catechism of the Catholic Doctrine by Reverend Peter German. May imprimatur ito ni Joseph Reter, isang Archbishop ng St. Louis, September 16. Ayan. Sabi niya rito, copyright ito ng 1977. What is question? Which is the Sabbath day? Answer. Saturday is the Sabbath day. Hindi Linggo. Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Oh, hindi naman pala ang ating Panginoon si Kristo eh. Yung Roman Catholic Church pala eh. Oh, sa Tagalog. Ito. Ito pa rin po yan. Oh. Ay, wala na akong oras. Dito na ako, ano? Dito na ako sa kabila. Yan. Catholic Virginian, October 3, 1947. Nowhere in the Bible do we find that Christ or the person ordered the Sabbath be changed from Sunday, from Saturday to Sunday. We have the commandment of God given to Moses to keep holy the Sabbath day. That is the seventh day of the week, Saturday. Today, most Christians keep Sunday because it has been revealed to us by the Roman Catholic Church outside the Bible. Time na? Okay, time na. Maraming salamat. Bro, bro, I guess, rebuttal, bro. Ang conclusion, rebuttal. Conclusion, bro. Alam niyo po, 15 minutes. Conclusion, sige, bro. Then, let's move para rebuttal. Salamat, kapatid na, Fernando, at talagang may marami kang alam sa Biblia po, at nagagalak ako at proud ako na makadibati ka ngayong araw at gabi, gabi pala ngayon. Salamat, bro, at ikaw yung first debate ko dito sa Debaters Convention. As napapansin ko lang po kay Brother Fernando ay medyo traditional siya na debater. May mga side comment, mga bully, mga po sa kanilang religion na paniniwala. Yun po ang ginagawa niya. Ang pinaniwalaan ko pong professional debate po, pero professional debater to si Brother Fernando ah. Ang professional debate po, advance. Ito naman, nagsabi na naman kung advance ha. Ang totoong meaning po talaga ng debate, doon sa topic po, ay doon ka titibag. Hindi sa ipopropose mo yung doktrina nyo sa SDA. Doon ka lang dapat tumira doon sa mga nilapag kong araw na dalawang araw sa isang Wednesday, doon mo titirahin na hindi yan ma-ship. Hindi yan ma-ship. Doon ka dapat matumira. Ito hindi yung i-introduce mo na iba't ibang doktrina ng SDA, ganun, due to respect ha. Respect. Sorry po sa nabagit yung ano nyo, sekta nyo. Dapat doon ka lang, hindi na mag-side comment or bullying or ano pa man. Pero yun nga tinatawag kong traditional debate na nangyayari dito sa mga debaters convention o sa mga ibang debaters group. Traditional po yun para sa aming mga advanced specialist Catholic. Ang totoo pong debate ay nakapokus po doon sa stand ko, hindi yung stand mo na paniniwala ng sekta nyo. Kasi ibang usapan na naman eh. Kaya nga po, nirespeto ko po si Brother Camacho Fernando na hindi ko siya atikihin. Respeto po ako. Ngunit, in-introduce po namin na yung debate po ay nasa momentum po ng kaayusan at hindi bully at side comment or anong paman yan ang pag-usga.
At sana po ay may matutunan din si Brother Fernando sa pakikigdibit sa akin. At ako po naman ay marami pong natutunan sa kanya. At madadala ko po ang natutunan ko sa mga darating pang debate ko. So ulitin ko po, hindi ko po inatake ang stand or sekta ni Brother Camacho na pinamalian ko sila, ganun. Bagkos ay napukumbaba po ako na i-reveal yung nalalaman namin para naman po ma-share namin sa inyo at inyo pong i-respeto po at suriin po kung bakit namin naging doctrine yun at na, bakit namin nasabi yun through science and biblical po yung quote na sa biblical Joshua 10:13. So po Brother Camacho, marami po talagang salamat at ako hindi nila mo rito at ako po ay na-introduce po sa ating mga kapatid na debaters at mga nag-re-research ng katotohanan at ito po ay talagang glory to God po at nangyari po ito ng gabi, itong gabi nito. At si Brother Camacho po, sana magaling talaga si Brother Camacho, ngunit medyo minsan sumisimplang sa mga banat niya at saka doon ako papasok. Doon ako papasok sa mga butas niya. Kaya nga po, at nagdagdagan yung iskulong siya. Opo, opo. So, salamat po, Brother Camacho. Salamat po. Yes, unang-una natin pinasasalamatan ang atin pong Panginoong Diyos na siyang nagpaunlak ano na magkaroon ng ganitong uri ng pag-uusap. At hanggang nga natin na patuloy siyang maitaas at makilala ano ng lahat ng tao. Diyan mo din pinasasalamatan natin ang kabuuan ng Debaters Convention. At congrats sa kapatid na Miss Devcon, hindi tayo naputol ngayon. At syempre, nasasalamatan ko rin yung kabuhang kawani ng Devcon at ang atin pong napakatibay magdesisyon na moderator, abait, ano? Pero talagang may batas, ha? Yan, congrats sa kapatid na moderator na medyo siguro nahirapan ka sa amin or what, pero nanatili po kayong kalmado at mabait, no? Sa atin pong mga audience, Adventist or non-Adventist, ay maraming salamat po dyan sa comment box or sa comment section. Ano man ang inyong nailagay po riyan, kaya ipinagpapasalamat ko po yun ng malaki. Dito po sa aming platform, hindi kami iniwanan ng mga kasama namin, kaya pinapasalamatan ko ang kapatid na gwapong-gwapong si Carwell, yan, ng Roman Catholic Church, kapatid na Boyet, Dexter, kapatid na John Real, at ang kapatid na Riuel, at kapatid na Joy, kapatid na Di, ba? Babing Adventist, ha? Napapaligiran ko na kayo, ha? Kay kapatid na Ali Sultan, hanggang ngayon hindi pa manalo-nalo. Joke lang. At kay Uncle Noel, ito ang pinagpipitagan at ginagalang na apologist ng RCC. At hindi pa ako nananalo dyan kay Uncle Noel. Yan. Yun din kay Karasya, ito pa isa, no? May isang panalo, wala pa rin akong panalo rito kay Karasya. Yan ang aking mga pinagpipitagang yan, ano? At kaya na kayo, wala kayong makikita ang mga debates ko sa kanila, no? Kasi ganun po kataas ang respect ko sa kanila, mga kababayan, no? Maraming salamat po sa inyo lahat. At muli po, bago pa ako magtapos, ay sundan niyo po yung aking YouTube channel. Type naman po, Fernando B. Camacho Jr. Ayan, at nalabas na po dyan ang gwapo. Ayan, at nabayanan po ninyo. So mga kapatid, mga kaibigan, hasta la vista, viva Adventista, chukbok hamida. Right, guys. Proceed, bro. Salamat, Debaters Convention. Salamat, kapatid na Camacho, Fernando. At paunlakan tayo rito sa debate natin sa topic ko. Medyo mahaba-haba yung topic, eh. Medyo nahirapang pumasok dun si Brother Fernando. Pero okay pa rin sa akin. Accepted ko pa rin yun. At Debaters Convention, si Brother Russia, Brother
yung si sino yung moderator to. Salamat po at marami talagang salamat. First time ko po itong debate nito at history po ito at kami po dalawa ni Brother Tomatsu ang nag-uusap ng debate. Bro, at Chris, thank you. Hindi kita napasalamatan. Thank you, thank you. Okay lang po, okay lang po. Salamat po sa mga nanonood. Salamat. Okay, okay. So, ayun. Salamat. Salamat sa dalawang debaters natin. Ipot nila ngayon. So, ang debaters convention ay magpapasalamat din nandito sa loob at sa loob at sa nanonood doon sa Alberto. Siyempre, magpapasalamat tayo sa recorder natin na napakasipag talaga. Umaga at gabi, nakarecord. So, ayun, salamat sa lahat, nanonood, and good day to debaters convention. Eh, thank you, kapatid na Junril. Salamat marami. Sila lamang ang maliligtas, ang magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang siyang maliligtas.